Naalala ko yung kasambahay namin na nag-alaga sa aming magkakapatid. Simula pagkabata, kasama na namin siya. Hanggang sa tumanda kami, naging pari ako, kasama pa rin namin siya sa bahay. Kahanga-hanga ang loyalty niya sa amin. Pero maaaring hindi lang yun ang dahilan kung bakit nagtagal siya sa amin. Marahil ay meron din siya na tiwala sa aming pamilya at napamahal na rin kami sa kanya and vice versa. Siguro yun ang naging motivation niya. Naalala ko yung ebanghelyo natin ngayong araw. Sabi ni Jesus sa kanyang apostles when they ask him to increase their faith, "When you have done all you have been commanded, say, 'We are unworthy servants. We have only done our duty.'" Tayo, ano kaya ang motivation natin in serving? Dapat ba tayo ay duty motivated o love motivated? I-practice ang faith kay Lord through humble service sprinkled with love. G ka ba? Gina, ang bawat araw ko ay nagsisimula sa isang listahan na nakalathala lahat ng gagawin ko. Katulad ngayong araw, may meeting ako sa office, kailangan kong ihatid ang apo ko sa eskwelahan, pagkatapos planuhin ang pagkain kasama ng kasambahay, magsimba, magdasal at sumama sa isang recollection kasama ang prayer group ko. Pero higit sa listahan ko araw-araw, ang palaging nasa isip ko sa bawat sandali, bawat pakikipag-usap at interaksyon ay paano ko mapapasaya ang taong ito at mapaparamdam ang Diyos sa kanya. What can I do for you? I try to anticipate the needs of the people around me through a simple smile to our helpers, an encouragement to our office workers, reading books with my apo. I work hard to act with love. It is in these daily everyday chores that my work is sanctified by God. With each small task on my list, I offer to God my little chores through various ways every day, in making other people happy through simple things and efforts. I am also happy and grateful. Loving will make it a way of life. To serve with care is spreading the love of God.